Okay, so ngayon po ay ano tayo, sparring para sa inyo. Makapraktisa natin and then after ng game, i-analyze natin. Okay, and then consultation na rin kung kayo ay may mga tanong tungkol sa mga bagay-bagay sa chess, ay narito tayo para pagbigay ng ating sa abot ng ating makakayanan ay sasagutin natin. Dito naman tayo kay Kyle, Kabanig 15. Ayan. Ito si Kyle. Nako, black na naman ako. Puro black ako, ba't ganon? Hindi ako makapag-white ha. O E4. So dito, ano ba? Sige, French naman tayo ngayon. French. Yan ang malalakas dito nung araw. Ito, French Knight C3. Okay, so Bishop B4. Ito yung tinatawag na French Winnower. Napaka-sharp ng linya na ito. Uy, sinasacrifice yung pawn sa E4. No? So, interesting. So, let's say D takes E4. Ayan. Takes. Okay. Takes. Knight C3. Then, Knight F6, Bishop G5. So, napakagandang ano rin ito. Ha? Interesting. Sige. Try natin. Knight F6. H6, neutralize. Sige, G5. Sino yun? Salamat kay Marlon Surdilla is now following. Nga lang, lamang na ako ng 10 pawn. Nakadali ng 10 pawn. Okay. So, Knight F6 check. Uwi lang. Knight C6. Makabait muna. So, syempre dito. Uy, check. Then, King E7. Mukhang napasubo yata yung check. Ha? Yan. So, dito medyo, syempre, lamang na ng 10 pawn. Dapat ingat-ingat na lang ako. Kung may simplification, sabi nga, pag lamang ng pawn, sabi ng mga theoretician, simplify the pieces but not the pawns. Nabasa ko yun eh, sa isang veteranong libro yun eh. Ang ganda nun. Pag lamang daw ng pawns or lamang ng pawn, dapat makipag-exchange ng mga minor or major pieces, huwag daw yung pawns ang i-exchange. Kasi pag walang pawns, mahirap manalo eh. Uy, pinasag ka agad ah. Remove. Okay, so may nakailangan na maingat pa rin. Kumbaga, ang lesson, hanggat hindi nagre-resign, sabi nga, winning is not a won. So, kinakailangan ay pag-winning na hanggang dulo. Hanggang hindi nakikipagkamay, nakikipag-shake hands ang kalaban natin, hindi nagsasabing resign, huwag tayong pakatiwala. Dapat buo pa rin ang tira natin, masinsin pa rin nating i-analyze. Okay, kasi ngayon, di ba, maraming nakaka-experience, winning na. Yung iba sa real tournament, patayo-tayo na. Winning na, tumitingin-tingin sa tabi. Winning na eh. Tapos may kindat-kindat factor pa sa mga kakilala pagka winning na. Yun nga lang, maraming na nadidisgrasya sa ganun. Ingat tayo. Pag winning tayo, masinsin pa rin. Ibigay pa rin natin yung pinaka-the best. Isa pa rin ang laban. Okay? Maging masaya ka na kung nag-resign na ang kalaban. Okay, so yun lang po ang pinaka-sukdulan na tayo ay panatag na. Pero hanggat hindi pa nag-resign ang kalaban, huwag tayong mag-relax. Tandaan natin, pag losing ang kalaban, may tendency mag-accelerate ang kanyang, kasi nasa saving mode siya eh. Mag-accelerate siya ngayon. Kailangan niya makasurvive eh. Ingat tayo sa mga ganun, yun pa yung nakakaswindle.
yun pa yung biglang nakakabuelta ng ano. Tapos yung Winning naman, oy, relax, relax ang Winning. Winning ako eh. Nako, patay tayo dyan. Yan ang ikinakatalo pa ng mga Winning. So, ingat tayo sa mga Winning-Winning moment na yan. So, dapat hanggang dulo. O, gaya niya, nag-iisip pa rin ako, di ba? Eh, hindi pwedeng ano kagad eh. E6, kailangan maingat hanggang dulo. Yun, o, di capture na to. Pero tinitignan ko pa rin, baka mamaya may trap si Kyle. Di na itig sa F4. Saka natin tuluyan kapag malinis na at nakita nating safety talaga. Yan, B4 hanggat maaari. To solidify the, still solid pa rin ang structure. Okay, so pwedeng capturein, pwede rin hindi. Pero since ano na naman eh, maraming lamang na pawn, capture na. Huwag kang kakabahan, Kyle. Okay lang yan. So, part yan, part ng laban yan. Huwag kang kakabahan. Relax ka lang. Pwede na pala to, kahapon pa pala itong Rook H1. Oh. Yan, may Rook H1 na pala. Yan, and then followed with Bishop takes G2. Ayan. So, mayroong discovered attack na kapin. Okay, maraming salamat sa iyo, Kyle. Okay, so analyze natin to para at least meron tayong lesson kung ano yung nangyari. Okay, sa pinakasimula. So, ito yung tinatawag na French winnower. Yan, so Knight GE2, napaka-interesting, no? Medyo very rare siyang gamitin. Ang pinaka-mainline talaga dito, Kyle, ay E5. Ayan, tapos magsi-C5 ako, and then A3, ito talaga yung pinaka-mainline. Bishop takes knight, B takes C3, and then knight E7. Ayan, tapos nagku-queen G4. Yan talaga ang pinaka-line. So dito, may choice ako kung kakapturing ko yung D4, papakapture ko yung G7, rook G8, queen takes H7. So yan yung mga makikita nyo sa pinaka-mainline kung kayo ay magbabasa ng Encyclopedia of Chess Opening, Non-Chess Opening, Modern Chess Opening, Nick de Fermian Encyclopedia of Opening. Ayan, so pinapakain yung G7 sa mga databases. Pero dito, according to Stockfish, ayan, tinuturo niya, King F8 daw. So, medyo conservative ang dating, medyo mahinhin. Pero, pwede na rin yan eh. Yan nga linya eh. Takes, rook G8, queen takes, and then followed with queen C7. Threat ito, and then may pasimpleng check doon kung kakapture sa D4. So, mafo-fork. Yan, tendency dito, nagku-queen D3 talaga, and then tinitakes, then followed with knight E2, or even knight E2 kasi idea para may ano na rin eh, may atake na rin sa C3. Tapos yung iba naman, nag-F4 muna, yan, tapos knight C6, and then knight F3, binibitin yung pawn sa C3. Pero mahabang usapin ito, Kyle. Ah, si Kyle ba kalabang ko? Sino ba kalaro ko dito kanina? Si Kyle, no? Oo. So, medyo mahabang usapin itong linya na ito. So, kinakailangan sa opening pa lang, plakado. Plakado ang gawin nating aral. Okay, may aral tayo ng encyclopedia, books, tapos titiradahin natin ng engine. Yan. Kailangan may engine tayo. Na, ganun, eh, kasama sa pag-aaral ngayong panahon ho yan eh. Kasi pag puro libro ka lang, naku, todas ka. Naalala ko nung naglalaro ko sa World Junior noon, ang dala ko, kapal ka pa ng libro ko, non-chess opening. Naglaro ko noon sa World Junior sa Istanbul, Turkey. Wala pa akong computer noon. So, that was 2005. Naalala ko eh. Samantalang yung ka-roommate ko kasi per room, dalawahan po kasama ko, IEM ng Australia sa room. Siya, di computer, ang dami. May notebook na, may computer pa. Samantalang ako, dala ko non-chess opening. Yabang na yabang pa ako noon. Ang bango-bango, inaamoy ko pa, bagong-bago eh. Abot ako, yari kayo dito. Walang jo. Nung ginamit ko, tinalbos lang ako eh. Wala eh. So, para talagang plakado yung opening, maganda, may libro na, may engine pa. Yan ho ang pinaka-specialty ko na tinuturo ko sa aking mga estudyante. Huwag pakatiwala sa libro, kailangan i-check mo rin sa engine. Pero syempre, sa abot ng iyong maiintindihan, sa abot ng iyong mauunawaan, kasi ang computer, ang delikado dyan pag hindi mo naiintindihan. Tira ka ng tira, hindi mo naiintindihan. Dapat naiintindihan mo yung numerical value niya kung paano siya nag-assess at i-convert mo naman sa verbal explanation by principles, by theory. Dapat sakto yun. Nagpapanagpo yung assessment niya na plus 2, plus 1, or point something doon sa principle, nagmimit yung dalawang yun, magkatabi yun. Dapat nauunawaan natin yun. Para pag nilaro natin yung opening,
eh, swabe. Swabe. Theoretical ka na, may stockfish ka pa, o eh, ngayon, kung merong alpha zero, hindi eh, alpha zero, mas maganda. Ayun po yun, mga kababayan. So, sana nagkaroon kayo ng kaunting idea kung paano linisin ang opening preparation or opening theory. Okay, so maraming salamat.